mga higante o giant at nephilim sa salitang Hebreo. Ating tuklasin ang kasaysayan ng mga higante o nephilim sa mga unang panahon, kung sila ba ay totoong umiral o kung saan sila nagmula. Pero bago ang lahat, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para update kayo lagi sa mga video natin. Naalala nyo pa ba ang isang napakagandang fantasy animation adventure film na BFG na ito ay ipinalabas noong August 2016? Ito ay napakagandang kwento na pambata na halos lahat naman ay nanood. Ito ay kumita din naman ng $183.3 million na idinirek ng batikang direktor ng US na si Steven Spielberg. Para sa mga hindi pa familiar sa palabas na ito, ang kwentong ito ay mula sa isang batang babae na si Sophie, 10 taong gulang na nakatira sa bahay ampunan, na nagkaroon ng higanteng kaibigan na siya ay kinuha ng higante at dinala sa lugar ng mga giant. Ang kwentong ito ay mula din sa isang 1982 novel na mula kay Roald Dahl. Siguro pumasok din naman sa inyong isipan na paano kaya kung sa totoong buhay ay magkaroon ng mga ganyang klase ng tao na sobrang laki nila. Pwes, ating tuklasin. Sa panonood mo ng mga pelikula, sa mga telebisyon at sa mga nababasa mo mula sa mga magazine at mga nababalitaan mo tungkol sa mga kwento ng nephilim, ang mga bagay na ito ay may pinagmulan at hindi lamang ito fairy tale tulad ng napapanood mo lamang sa telebisyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, may pinagmulan ang mga bagay na ito. Ang mga higante o nephilim ay totoo. Sila ay namuhay noong unang panahon, 1,000 taon na rin ang nakakaraan. Ang mga katanungan sa ating pag-iisip ay saan nagmula ang mga nephilim? Bakit nagkaroon ng nephilim sa lupa? Ang lahat ng mga katanungang iyan ay masasagot sa pamamagitan ng pinakamatandang aklat sa mundo. Walang iba kundi ang Biblia. Bilang isang mananampalatayang Kristiyano, Biblia ang batayan. Tanging sa Biblia mo lang malalaman ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Ang mga higante o nephilim ay totoo. Sila ay namuhay sa panahon ni Noe. Ang mga nephilim sa panahon ni Noe ay sobrang malalakas at sila ang mga namumuno sa kanilang mga sinasakupan. Sa pamamagitan nila ay lubhang sumama ang mga tao, naging sukdulan ang kanilang mga kasalanan, kaya ginunaw ng Diyos ang lugar ni Noe sa pamamagitan ng pagbaha. Ang mga nephilim ay crossbreed ng anghel at ng mga tao. Alam naman natin na ang mga anghel ay ginawang bantay ng Diyos para maingatan ang mga tao. Ito ay nakasulat sa Awit 91:11. Sa pagbabantay ng mga anghel sa mga tao, nakita nila na sobrang napakaganda ang mga babae na mga anak ng mga tao. Sila ay nagkasala sa Diyos, kumuha sila ng kanya-kanyang asawang babae at sinipingan at sila'y nagkaanak. Katunayan, basahin natin ang aklat ng Genesis 6:1-4. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at magkaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman. Ngayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos na mga anak na babae ng tao at magkaanak sila sa kanila,
Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Sa talatang 2, ang tinutukoy doon na mga anak ng Diyos ay ang mga anghel. Katunayan din na totoo ang mga Nephilim ay sa panahon ni David. Noong siya ay bata pa, siya ay may nakalaban na Filisteo na nagngangalang Gulayat. Ito ay kanyang tinalo sa pamamagitan ng tirador at pagputol sa ulo ni Gulayat. Basahin natin ang 1 Samuel 17:4. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang Gulayat, taga-Gat, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Si Gulayat ay may taas na 6 na siko at 1 dangkal. Sa Ingles ay tinatawag nilang 6 cubit and span, at kung ating gagamitan ng centimeter o feet ay may taas si Gulayat na 9 feet 6 inches na halos kasing taas ng 1 bus. Katunayan ang mga bagay na ito na totoong umiral ang mga Nephilim. Noong unang panahon, sila ay mga anak ng mga anghel na sumiping sa mga babae na anak ng mga tao. Ang mga anghel na ito ay mga tinatawag na mga the fallen ayon sa aklat ng Ezekiel 32:27. Ayon sa Biblia, napatunayan na natin na ang mga giant o Nephilim ay totoong umiral noong unang panahon. Sila ay crossbreed ng anghel at ng tao. Ulitin natin ang Genesis 6:4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at magkaanak sila sa kani-kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Kung merong mang mga buto ng mga higante ang mga nahuhukay o natatagpuan ngayon, ay hindi natin masasabi na tunay ang mga ito dahil maraming kumakalat sa internet na mga fake news. Ang tanging totoo lamang ay magbasa ka ng mga Biblia dahil walang liko sa salita ng Diyos. Ngayon, asan na ang mga anghel na nagsipag-asawa ng mga anak ng mga tao? Basahin natin ang Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kani-kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayun, sila ngayon ay nakareserba upang huhukuman ng Diyos sa dakilang araw.